Ito, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Nakakatipon tayo upang ipahayag ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, pananampalataya sa kanyang isinugong anak na si Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sinabi ng Panginoon na ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa misa, lagi nating inaalaala ang presensya ng ating Panginoon at natatanggap sa kamahal-mahalang katawan at dugo. Aminin natin at pagsisihan ang mga nagawa nating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Sama-sama po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong hari para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdig. Purihin ang lakas niya at kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha,
lahat pantay sa paningin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo. Sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, at tuwi na'y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito ay may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kaniya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng isang denaryo. "Kaninong larawan at pangalan na nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali na po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Pwede po bang pakikumusta doon sa mga nasa likuran ninyo? Pakikumusta po ako doon sa mga nasa likuran ninyo. At siguradong yung mga nasa tabi ninyo ay kilala ninyo. Ano ho? Tayo po ay nasa pabansang Dambana. So marami po sa nagkakatipon ay hindi natin mga kilala sapagkat galing sa iba't ibang lugar. Pero kapag tayo po ay nagdiriwang ng misa, hindi man tayo magkakilala, ay ipinagdadasal natin ang bawat isa. Kaya pakisabi po sa mga katabi ninyo, salamat sa iyong panalangin.
Thank you. Pati po yung mga nasa online, yung mga nanonood po sa online ngayon, kasama din po natin sila sa pagdiriwang, nagdadasal po sila sa atin, at ipinagdadasal din natin ang kanilang mga pangangailangang idinudulog sa Diyos. Ako rin po ay dayo dito. Bisita lang po ako dito ni Father Oscar Andal. At meron po lang akong pakay, kaya po ako nandito. Kaya ako po ngayon ang nasa inyong harapan. Hindi po ako naka-assign dito sa Padre Pio. Ako po ay pari ng Quezon. Ano, kaya yung mga taga-Quezon dito, ako po ay taga-roon. Doon po ako naka-assign. Alam niyo po ang mga tao, kapag kami po pumupunta ng mga barangay, ang una nilang iniisip, ano ang ipapakain nila sa pari? Yan po ang kanilang first concern. Pag ang pari ay nagpunta ng barangay at magmimisa, ang una nilang inihahanda, ano ang ipapakain natin kay Father? May nagtampo po sa aking isang leader ng isang munting sambayan ng Kristiyano na aking pinaglilingkuran. Pagdating ko po doon para magmisa, Dalaw MSK po ang tawag dito, buwan-buwan po pinupuntahan namin yung mga munting sambayan ng Kristiyano. Pagdating ko po doon, hinainan agad ako ng pagkain. Naghain agad po ng pagkain. Sabi ko po, hindi po ako nakain bago magmisa. Mamaya na po. Pagkatapos ng misa, nag-e-expect ako ng pagkain. Wala pong pagkain. Sapagkat, yung pong pangulo ng MSK, unumunting sambayan ng Kristiyano, ay nagtampo sa akin. Sapagkat ang pagkakarinig pala noong naghain ay ganito, ayaw daw po ni Father ng pagkain. Mali, ano? Ang sabi ko, hindi po ako nakain bago magmisa. Mamaya na po. Ang pagkarinig pala, ayaw ko daw ng pagkain. At nagtampo na po sa akin at nagalit. Ang isa pong linya sa Ebanghelyo na narinig natin, ayon kay San Mateo, ay palaging nagagamit wrongly and out of context. Mali ang paggamit at mali ang pagkaunawa. Ito po yung ginagamit palagi. Ibigay ang kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ginagamit po yan, kalimitan, ng mga politiko kapag sila'y nasa sagasaan ng mga sinasabi ng simbahan. Kaya sinasabi nila, huwag makialam ang simbahan sa mga gawaing pangpamahalaan. Ito daw po ay nagpapatunay, itong linyang ito, ibigay ang kay Cesar at ang sa Diyos, ito daw po ang nagpapatunay ng separation of church and state. Ito daw po ay nagpapatunay na hiwalay ang simbahan at ang estado. At galing daw ito sa bibig mismo ng ating Panginoon na ang simbahan ay huwag magsasalita o makikialam sa usaping politikal o anumang nangyayari sa pamahalaan. Ilagay po natin sa konteksto. Una, sino ba ang lumikha ng lahat ng bagay? Ang Diyos. Sino ba ang may-ari ng lahat ng bagay? Ang Diyos. So everybody, lahat ng tao, lahat ng gawain ng tao ay accountable, answerable sa Diyos. Ang lahat ay magsusulit sa Diyos. Ano man ang ginagawa natin, tayo man ay nasa pamahalaan, nasa pangangalakal, nasa industriya ng entertainment, social media, lahat po yan may pakialam ang Diyos. Sapagkat lahat ng yan ay sa Diyos.
lahat ng yan ay isusulit natin sa Diyos. Hindi lamang po ang gawang pangrelihiyon ang isusulit natin sa Diyos. Lahat. We are all answerable and accountable to God. Tandaan po natin yan. Ano ho? And, ikalawa, ano ho? We do not give tax to the Lord. Hindi tayo nagbubuwis sa Diyos. Sapagkat ang ibig sabihin po ng tax, we give a share of something we have. Nagbibigay tayo ng bahagi ng kung ano yung meron tayo. Kaya nga sa pamahalaan, meron tayong obligasyon na magbayad ng buwis, bahagi ng ating pagmamay-ari. Lupa man yan, negosyo man yan, o sweldo natin sa ating pagtatrabaho. Hindi naman nila kinukuha lahat. Bahagi lang ang kinukuha nila. Pero sa Diyos, baka hindi tayo nagbibigay ng bahagi lang. Pag nagbigay tayo sa Diyos, lahat ibibigay natin. Yung pong ipinagkakaloob natin sa Panginoon. Ito ha. Halimbawa, nagsimba kayo ngayon. Siyempre mamaya may koleksyon. Yung ibibigay ninyo, hindi po yan dapat bahagi lang ng ating pagkatao. It must be a representation of everything we have. Lord, ito po ang 100 pesos. This is me. Ito po ay representation lang ng sarili ko. Kaya nga sabi ko po dun sa mga parokyano ko, pag nag-aalay kayo, ilagay nyo sa sobre ng maayos. Ilagay nyo. Sapagkat yan ay representation ng sarili mo. Alam niyo po ang ginagawa ng iba? Ginugusumot pa. Bago ialay. Kaya nga pag naghahandog tayo sa Diyos, we give the best. Because it is for God. Lahat yan ay para sa Diyos. May isang bahagi po ng Ebanghelyo na pinagmamasdan ng Panginoon ang mga naghuhulog sa limusan. Nakita niya ang isang balo at ang isang mayaman. Sabi ng Panginoon pagkatapos ng service, sabi niya sa mga alagad, alam nyo, kung sino ang mas kinalugdan ng Diyos, yung balo at yung mayaman. Sabi ni Jesus, mas kinalugdan ng Diyos yung balo. Bakit daw? Sapagkat yung mayayaman, ang ibinigay nila ay sobra lang sa kung ano yung meron sila. Samantalang yung balo, ang lahat-lahat sa kanya ay kanyang ipinagkaloob sa Diyos. Sabi po ni St. Ignatius of Loyola, kunin mo o Diyos at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, lahat ng isip at gunita ko, lahat ng loob ko, lahat ng hawak ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mga minamahal kong mga kapatid, pag pumasok po tayo sa loob ng simbahan, hindi natin iniiwan ang ating mga kasalanan. Hindi natin iniiwan ang ating mga kakulangan. Hindi natin iniiwan ang ating mga kapintasan. Lahat dala-dala natin sa loob ng simbahan. Kapag nanalangin tayo at pumasok tayo ng simbahan, we offer to the Lord everything we have. At gusto yan ng Panginoon. Sapagkat hindi tayo nagiging pakitang tao lang, pag iniaalay lang natin sa Diyos ay yung mga magaganda. Sapagkat alam naman ng Diyos, hindi lahat maganda ang taglay-taglay natin. Di po ba? Di po tayo parang pumapasok sa airport. Na pag pumasok ka sa airport, pag pumasok ka, tutunog, ting! Iiwan mo lahat yung mga metal. Sa simbahan, walang ganon. Pag pumasok tayo at humarap sa Panginoon, lahat. Lord, eto ako. Makasalanan.
Lord, ito po yung maganda kong nagawa, pero ito rin po yung masasama. Iniaalay natin lahat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tagapamahala lamang ng mga nilikha ng Diyos. Tagapamahala po tayo. Tayo pong lahat ng mga tao. Kaya sa kapwa, we really give a share of what we have. Tingnan niyo po ang pagkakaiba ha. Sa Diyos, we give everything, lahat. But to others, we share. Sapagkat talagang ang mundong ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang maging kabahagi lahat. Let us support one another. Suportahan po natin ang bawat isa sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng nilikha ng Diyos. We share God's creation. Hindi po atin ang mundong ito. Tayo lang po ay instrumento ng Diyos upang pagbahagi na natin ang bunga ng kanyang mga nilikha. Lalong-lalo na yung mga kulang at wala. Let us give to Caesar what is to Caesar. Marami pong mga Caesar ang hindi nakakatanggap ng para sa kanila. Mga nagugutom, mga walang tahanan, mga walang trabaho, nakakaranas ng kawalan ng katarungan, mga walang nagmamahal, mga sinaktan, mga walang tumatanggap, mga walang kumikilala. Lahat ng yan ay mga Caesar sa ating paligid. Let us give to Caesar what to Caesar. Ibigay natin ang nararapat para sa bawat isa. At isa pong malungkot yan sapagkat maraming ang hindi na ibibigay ang karapat-dapat para sa kanila. Isa pa, ang tanong ay ganito, na ibibigay na ba natin lahat para sa Diyos? Yung ating pagmamahal, yung ating pagsamba, yung ating pagpaparangal na para lamang sa Diyos ay talaga bang na ibibigay natin sa Kanya? Diba, sabi natin kanina, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Kung para sa Diyos ang lahat ng pagsamba, para sa Diyos lahat ng pagmamahal, para sa Diyos lahat ng pagpaparangal, na ibibigay ba talaga natin ito sa Diyos? Mga minamahal ko mga kapatid, ang mga salitang ito ng Panginoong Jesus ay hindi naglalayong ihiwalay ang Diyos at ang tao. Sinabi ito ng Panginoon upang bigyang kaayusan ang lahat, gawing maayos ang ating buhay. Nakapag pala na ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos at ang nararapat para sa ating kapwa, nagkakaroon ng maayos na takbo ang buhay natin. Sapagkat hindi natin pwedeng salungatin ang kaayusang ito ng buhay. Hindi pwedeng iwanan natin ang Diyos at ibigay lang natin ang para sa ating kapwa. Ibigay natin ang para sa Diyos at lahat para sa Diyos. Pero magbahagi tayo sa ating kapwa sapagkat iyon ang karapat-dapat. Magsitayo po tayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaalaala sa atin ngayon ang ating tungkuling pambayan at pangrelihiyon. Sa pagdarasal natin para sa mga biyayang mahusay nating magampanan ang mga ito, alalahanin natin sa natatanging paraan ang lahat ng nahihirapan sa pagtupad dito. Ang ating tugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang pandahat, nawa ay maging malaya siyang magpahayag at magtaguyod sa mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa lahat ng lipunang pambayan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo, mga kura paroko at iba pang pinunong panrelihiyon, naway magtagumpay nila tayong gabayan sa pinakamahusay nating pagtupad sa ating mga tungkuling pambayan at pangrelihiyon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinuno sa pamahalaan at lahat ng iba pang pinunong pambayan, naway gabayan nila tayo sa pamamagitan ng kanilang katapatan at karangalan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Diyos at sa bayan, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa ating mga misyonero sa buong daigdig, naway itulot ng Diyos na magbunga ang kanilang mga pagsisikap, bigyan sila ng lakas para malampasan nila ang lahat nilang kahirapan, at gantimpalaan sila ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, naway lahat tayo'y laging makatupad sa ating mga tungkulin bilang mga mamamayang tapat at mabubuting Katoliko at sa gayoy makatulong sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, salamat po sa paghirang mo sa amin bilang mamamayan ng aming bansa at kaanib ng iyong simbahan. Pagkalooban mo po kami ng higit na pagpapahalaga sa dalawang kaloob na ito at ibayong pananabik na makatulong para sa kapakanan ng dalawang ito sa pamamagitan ng ulirang pagganap sa aming mga tungkulin sa Diyos at sa bayan. Sinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang tayong lahat at ang ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang lalupig, kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-ala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang buong buhay para sa ating kaligtasan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na palagi niyang inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pabansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan.
Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaan linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, pinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Pinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng sobre ng may pangalan ng inyong mga mahal sa buhay. Sila po ay mahal na, sa buhay na yumao. Sila po ay ating ipinagnonobena mula sa ika-siyam na Nobyembre at buong buwan na nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre. Para sa lahat na mga 12 taong pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Ika-6, sa darating na November 25, 2023, sa pangunguna ng Commission ng Social Commission ng Archdiocese ng Lipa, ay magkakaroon ng isang benefit concert for a cause sa Aquamarine Recreation Event Center sa Lipa City. Tampok ang mga awiti ni Moira de la Torre at iba pang mga awit. Layunin itong matulungan ang mga pangangailangan ng local radio station ng simbahan dito sa Batangas. Ang mga tickets ay available sa gilid ng Chapel of Reconciliation, malapit sa Pamisahan Office. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ika-7, bukas po, araw ng Lunes, ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 na umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-8, mayroon po tayong National ID Registration dito sa pambansang Dambana ngayong araw sa ganap na 9 na umaga hanggang 2 ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Katulad ng nabanggit ko po sa inyo kanina, ako po ay bisitang pari po dito. Ako po ay si Father Jenner de Castro mula po sa probinsya ng Quezon. At nandito po ako para humingi po ng appeal. Ako po isang taon na doon sa aking parokya. Ito po ay Barangay Parish, maliit lang pong parokya ito. At napansin ko po nung dumating ako na wasak na wasak na po yung sacristy, tapos yun pong wala pong social hall. Kami po ay nagpo-formation, nagpapa-seminar ng binyag, kumpil, kasal, sa isang sulok lang po nung aming simbahan, sapagkat wala po talagang lugar. Ang nakapag-desisyon po kami na ipagawa iyon, maliit lang naman po, kaya lang hindi po talaga kaya ng resources namin, dahil maliit nga po itong barangay. Kaya sabi po ng rektor nito pong shrine ay kung pwede daw po akong pumunta dito para humingi po sa inyo ng tulong. Sabi ko nga po, hindi nga po tayo magkakakilala, pero tayo naman po iisang pananampalataya at isang simbahan. At ito po ay malaking tulong po sa amin kapag ito po ay naming naipagawa, sapagkat dito na po kami magsasagawa ng aming mga formation services na hindi po namin magawa nang maayos kasi nga po wala kaming lugar. At kung nais nyo pong tumulong sa aming parokya, ay magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Father Jenner de Castro. Ako po ang puro paroko dito sa
San Isidro Labrador Parish, dito po sa Hondagua, Lopez, Quezon. Ito po isang barangay parish, isang simpleng parokya. Kami po'y nangangarap na madagdagan po ang pasilidad ng aming simbahan sa pamamagitan po ng pagpapagawa ng aming sakristiya at ng aming social hall, sapagkat wala po kami ditong lugar para kami ay makapag-meeting at maisagawa po ang mga seminar. Kami po ay dumudulog sa inyong kabutihang loob. Kami po inyong matutulungan. Sana po ay kami ay inyong matulungan sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po muli sa inyo. Yan, thank you po. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po tayo at babaswasan po ang mga gamit sa panalangin at mga imahe na inyo pong daladala. Maaari pong iangat ng konti, itataas niyo lang po ng konti. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito na hawak-hawak na mga mananampalatayang nagkakatipon dito. O Panginoong Diyos, Ikaw po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon at mga pagpapala sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayong lahat ay pagpalainawa ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. May pagdiwang na po natin ang banal na misa. Humayo kayo, taglayin ang pag-ibig at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos.
subject.